Dear Kuya Bono, isa ako sa pinakabagong subscriber ng channel mo. I started to feel bored noong mga unang buwan ng pagbubuntis ko, kaya nagdagdag ako ng libangan, social media, Spotify and YouTube podcast para malibang. Hindi ako pwedeng magbabad sa TV or even sa mobile phone screen kasi masama sa mata ko. Until I discovered your YouTube channel na hindi naman kailangang panoorin kundi papakinggan lang. And to tell you honestly, naging halos araw-araw na habit ko na ang makinig sa mga stories na binabasa mo. One day, I came across with this story na parang napaka-pamilyar sa akin. Lalo na sa last part nito. Pareho-pareho kasi sila ng kwento ng tita ko, who also used to be a dentist sa Middle East na napagsamantalahan. Tinawagan ko ang mami ko at tinanong ko siya tungkol sa kwentong yon. Unfortunately, walang idea si mami tungkol sa kwentong yon at ni hindi rin niya alam ang channel mo, Kuya Bono. Iba kasi ang trip ng mami ko, lalo na't ngayon ay nasa Europe na siya. Until naglakas loob akong tawagan na mismo si tita and she confirmed, siya nga Kuya Bono, siya nga si Viana. Sa kwentong may pamagat na My Girlfriend is a Conejo. At ang panganay niyang anak na si DJ na tinawag na pangalang Devon dyan sa kwento ay ang pinsan kong napakapogi at sobrang bait. Yes Kuya Bono, ang nakababatang kapatid ni Viana na tinawag niyang Yula sa kwento niya ay mami ko. Siya ang sumunod kay tita then bunso si Tito Victor. Mas matanda si tita Viana kaysa sa mami ko, pero mas matanda ako ng 9 years kay DJ o Devon Jan. Paano yun nangyari? Well, dito na magsisimulang iikot naman ang sarili kong kwento. Sinadya daw ni Tita Viana na huwag banggitin sa kwento niya ang tungkol sa mami ko noong dalaga pa sila kasi wala siyang permiso mula kay mami. But the story is like this. Maagang nabuntis si mami ng papa ko. 15 anyos lang daw siya noon. Isinilang niya ako at her age na 16 pero that time ay stowaway siya kasi takot siya kina lolo at lola. Unfortunately, hindi mahal ni mami ang papa ko. Nabuntis lang ni papa dahil nga gaga siya noon. Well, pati yata ngayon. Puro siya party, laging lasing, happy-go-lucky. Nung halata na ang tiyan ni mami, naglayas siya at nagpunta sa bahay ng lolo at lola ko sa father's side. Si papa, by the way, ay nag-iisang anak. Pero hindi sila mayaman. At gaya ni mami, pasaway din noon si papa. Maagang nabarkada, maagang nagbisyo. 6 months after ako isilang ni mami, umalis na siya sa poder ni Lola Veli, lola ko sa father's side. Umuwi na siya sa kanila at nagpretend na hindi siya nanganak o nagbuntis man lang. Hindi ko alam kung paano niya yun nagawa pero to cut the story short, itinago ako ni mami at tinakot daw niya si papa na kapag may nakaalam na nanganak siya ay kukunin niya ako at hindi na ulit ako makikita ni papa kahit kailan. Walang choice si papa kundi itago din ako. Yes, itinago ako ni mami pero iniwan niya ako kina Lola Veli at Lolo Eddie. Pero hindi naman niya ako tuluyang pinabayaan o kinalimutan. Ayon kay Lola Veli, at least once a month naman daw noon ay dinadalaw ako ng mami ko. Pinalaki ako maayos ng Lola Veli ko. Kahit hindi sila mayaman ay wala akong natatandaang naghirap o nagkulang sa kung anumang bagay. Lubos ang pagmamahal nila sa akin pero hindi nila ako in-spoil.
Kahit barumbado at mabisyo ang papa ko nung una, hindi hinayaan ni Lola na mayroon akong naman ng negatibong ugali mula sa mami at papa ko. They raised me well, magalang, mapagkumbaba at makadiyos. At ang pinakaayaw nila noon ay ang magaya daw ako sa mami ko na noon ay parang pakawala. Yun ang eksaktong salita ni Lola at Papa noon tungkol kay Mami, pakawala. Kasi iba't ibang lalaki ang nakakarelasyon, nakakasama. Kung sino daw yung maperang kayang ibigay ang mga luho niya, mga bisyo niya, dun siya. And my Papa was nobody sa paningin ni Mama noon kasi that time ay nagko-construction lang si Papa. Sidekick ng isang electrician. Bukang bibig nila sa akin noon ng Jill, huwag kang gagaya sa mami mo. Pahalagahan mo ang pagkababae mo. Huwag kang susuhay sa mga bilin namin sa'yo. Pero nung high school na ako, Kuya Bono, nagsimulang ma-inlove. Noon na rin ako nagsimulang magbago at nagrebelde sa mga taong nagpalaki sa akin, lalo na sa papa ko, dahil pinakialaman nila ako. Hindi ko pa alam ang kwento ni Tita Viana nung high school ako, Kuya Bono. Ni hindi ko pa nga siya nakikita sa personal noon. Nakita ko lang ang litrato nila sa wallet ni Mami. Family picture yon at magkakamukha silang tatlong magkakapatid. Tinanong ko noon si Mami kung sino ang mga yon pero nagalit siya sa akin dahil pinakialaman ko nga ang bag at wallet niya. Papyaw at galit ay nasabi naman niya kung sino ang mga nakita ko sa litrato. Pero naisip ko kasi, kung kilala ko na siguro sa Tita Viana noon, baka hindi sana ako naging pariwara nung high school ako at mayroon sana akong naging sumbungan sa mga hinanakit ko sa buhay. Kasi sa totoo lang, Kuya Bono, ilang beses kong pinakinggan ang kwento ni Tita Viana at ang laki ng paghanga ko sa kanya. Sabi ko pa nga sa sarili ko, sana ganun din ako. Kaso hindi, dahil simula nung mabaliw ako sa labis na pagmamahal kay Maren, wala nang tama para sa akin kundi ang sarili kong damdamin. Pero hindi si Maren ang unang lalaki kong nagustuhan, Kuya Bono. Sa totoo lang, maaga akong nakaramdam ng pag-ibig. First year high school pa lang ako'y humaling na ako sa kaibigan kong si Raston. Pero hindi niya alam na may lihim at labis akong pag-ibig para sa kanya. Apat kaming magkakaklase at magbabarkada. Masaya kami araw-araw noon pero nung malaman ni Raston ang sikretong pag-ibig ko sa kanya dahil kay Brenda na nakabasa sa sulat ko kay Raston sa notebook ko, sinabi niya ito kay Raston at mula noon iniwasan na ako ni Raston. Ugali ko kasi noon ang magsulot sa notebook ko, pero hindi ko yan pinapadala. Paraan ko lang yon para ma-express ko o mailabas ko yung damdamin ko. Nasaktan ako sa ginawang pag-iwas sa akin ni Raston. Humiwalay din ako noon sa barkada kahit na magkakaklase lang kaming lima. Bumarkada ako sa mga tomboy kong kaklase noon, si Nadina at Romana. Nagtomboy-tomboyan din ako. Nagpagupit pa ako ng maiksi noon, Kuya Bono, para lang mapanindigan ang desisyon ko. At ngayon, naiisip ko na pwede palang pikehin ang pagiging tomboy. Kung gusto ng isip mo, pwede talagang mangyari.
Hindi kagaya ng pagiging bakla na talagang nasa puso nila. Alam ko ito dahil tatlo ang matali kong kaibigang bakla at hindi sila nagbabakla-baklaan lang kundi totoong nasa puso nila ito. Si Rando, lalaking lalaki sa kilos at salita pero pusong babae pala. Sina Mitch at Louie, talagang ladlad sila. Babae daw ang pakiramdam nila sa mga sarili nila. Ako nung high school ako, lalo na second year, nagawa kong paniwalain na sarili kong tomboy din ako. Nagka-girlfriend pa nga ako noong fourth year eh, kahit second year pa lang ako noon. Siya si Melissa at siya ang first kiss ko. May nararamdaman pa rin ako para kay Raston noon pero magaling na akong umiwas at mag-divert ng damdamin at isip ko sa tuwing maaalala ko siya. Tuwing papasok si Raston sa isip ko, sasabihin ko lang sa sarili ko ang hindi. Tomboy ka. Tomboy ka. Third year, nakiusap si Lola sa school para tanggapin ako sa school para maging third year din. Marami akong bagsak noon, kaya sandamakmak na project ang binili ni Lola para sa halos lahat ng teacher ko noong second year ako. Actually, ayoko na talagang mag-aral noon. Dati, madalas ako saktan ni Papa pero nagsawa din siya kasi the more na sinasaktan niya ako, the more naman akong nagluloko. Iniba ni Papa ang approach niya sa akin. Kunwari, wala na siyang pakialam. Minsan, ginagatungan pa niya ako na lalo ko pang sirain ang buhay ko. Nung ayokong magpa-enroll, pabulyaw niya akong tinanong kung anong gagawin ko sa buhay ko. Ang sagot ko, popok-pok na lang ako. Sinagot naman niya ako ng, "Nedi sige, magpahaba ka na ng buhok at irirekomenda pa kita sa mga barkada ko." Drinamahan naman ako ni Lola Veli noon. Umiyak siya at nagmakaawang ayusin daw namin ang buhay ko dahil nag-iisa akong apo niya. Kasi nga nag-iisang anak naman si Papa. Pariwara ako noon pero deep inside me ay hindi naman talaga ako ganun kasama. Namali lang talaga ako ng mga barkadang sinamahan at masyado na ako nag-self-pity sa heartbreak na dinanas ko sa unang lalaking minahal ko ng lihim. So third year, sinubukan kong magtino at nagmahal ulit ako sa lalaki. This time, niligawan talaga ako kahit na short hair ako noon at nagustuhan daw niya ako dahil magaling akong maglaro ng volleyball. Siya si Patrick at mahilig siyang manood ng volleyball girls. Kaya lang nung time na niligawan ako ni Patrick ay may girlfriend siya. Nakipag-break siya doon sa girlfriend niya kaya sinagot ko naman siya at akala ko noon dahil sa sobrang lambing at halos parang prinsesang pagturing sa akin ni Patrick ay magtatagal kami. Napamahal na ako ng sobra sa kanya at kahit 15 lang ako noon Kuya Bono ay mundikan kong naibigay sa kanya ang pagkababae ko. Mabuti na lang at dumating ang ate niya. Galit na galit itong pinalabas kami sa kwarto ni Patrick. Then, bigla ding nagbago si Patrick. Nagsimula siyang manlamig at marami na akong nababalitaang muli silang nagkakasama ng ex niya. Sobra na naman akong nasasaktan noon pero ayoko na kasi yung magdrama no magdrama. Kaya ang ginawa ko ay binantaan ko si Patrick. Ang sabi ko sa kanya, "Patrick, dati ako tomboy. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin kapag iniwanan mo ako. Magsiraan na lang tayo ng buhay."
Malapit na ang bakasyon nung magkaproblema ang relasyon namin ni Patrick. Nung bakasyon, hindi siya nagpakita. Sumapit ang pasukan. Hindi ko na siya schoolmate, pati ang ex niyang nakabalikan pala niya. Pareho silang nag-transfer sa private school. Sobra na naman ako nasaktan noon, Kuya Bono. Pero hindi na ako bumalik sa pagiging tomboy. Nagkasakit na kasi si Lola noon at seryoso akong kinausap ni Papa at Lolo na kung pwede, huwag kong bibigyan ng sama ng loob ang Lola ko. Dumalas na rin ang pagdalaw ni Mami noon kahit inis na inis siya sa Papa ko. Madalas actually kapag dadalaw si Mami sa akin ay nagte-text muna siya. Itatanong kung nasa bahay si Papa. Pero mas madalas ay sa labas kami nagkikita ni Mami. Namamasyal kami, nagsya-shopping, at ang pinakagusto ko, Kuya Bono, ay yung magpapasalon kaming dalawa. Para lang kami magkapatid ni Mami, Kuya Bono. Pero madalas noon ay naiilang ako sa kanya kasi ang laki ng dibdib niya. As in, yumuyug-yug yun sa harapan niya kapag naglalakad siya. At kapag may mga lalaki kami nakakasalubong sa mall, kahit mga lalaking ka-age ko noon ay hindi sila sa akin tumitingin kundi sa dibdib ni Mami. Napaka-sexy niya, napakaganda. Pero malayong mas maganda sa kanya si Tita Viana sa personal. Sa mall ko unang na-meet si Tita Viana pero binili na ako ni Mami noon na mag-pretend muna ako na hindi niya ako anak kasi nakikiusap noon si Mami kay Tita Viana na pag-aralin siya para matapos din niya ang course niya. Third year na kasi si Mami noong magtigil daw siya sa college kaya't merong isang taon pang natitira para makagraduate siya. Nakapagtrabaho na sa Singapore si Mami noon as call center agent kahit hindi siya college graduate. Pero bago Singapore ay matagal ding nag-call center si Mami sa Maynila. Pero dahil gastador siya, maluhong sobra, ay walang pinuntahan ang mga kinita niya. Nasa Singapore si Mami nung may mangyaring masama kay Tita Viana sa UAE. Umuwi lang siya noon dito sa Pilipinas na wala ding gaanong ipon. Nagbuntis pa at nanganak si Tita Viana at ang tumulong naman noon kay Tita ay sina Mami at si Tito Victor na bunso nila. Nung time na una kong ma-meet si Tita Viana sa mall ay hindi na siya nagtatrabaho. May anak na rin siya noon, malaki na, si Devon John, pero hindi niya kasama that time na makapagkita siya kay Mami sa mall. May asawa na rin si Tita Viana noon, yung tinawag niyang August sa kanyang kwento. Isa itong engineer sa Madagascar, big time, guwapo at hindi madamot. Nung time na yon sa restaurant sa mall, tinawagan ka agad ni Tita Viana si Tito August upang sabihin ang pakiusap ni Mami. Umayag ka agad si Tito August kasi isang taon lang naman na at matatapos na rin sa college ang Mami ko. Sobrang paghanga ko kay Tita Viana. Simple lang siyang pumorma pero sopistikada. Pati ang pagsasalita niya, ang boses niya, napaka-desente. Halatang matalino at kagalang-galang. At yung kasimplihan niya sa pagdadala, ang lalo pang nagpapaganda sa kanya. Kapatid ng katrabaho ko. Ganito ang pakilala ni Mami sa akin noon kay Tita Viana. Receptionist naman noon si Mama sa isang hotel pero kulang pa daw ang sweldo niya para sa sarili niya. Mayroon daw siyang boyfriend na seaman pero kuripot naman. Ang epekto ng unang pagkikita namin ni Tita Viana, Kuya Bono, ay napaka-positibo sa akin. Noon pa lang ay sinabi ko na sa sarili ko na gusto kong maging kagaya niya. Pero yung pagiging maporma ni Mami ay gusto ko din. Lalo na ang pagkahilig niya sa fashion at sa pagpapaganda. Yun nga ang ginawa ko noong fourth year na ako sa high school, Kuya Bono. And because of that ay ang daming nagkagusto sa akin. Ang daming boys na nagpapapansin pero ang napansin ko naman at kinabaliwan pa ay si Marin. Si Marin na 7 taon na noon sa high school kaya naman 5 taon ang tanda niya sa akin.
Dalawang beses din daw siyang naghinto ng elementary. Kaya nung time na 16 ako Kuya Bono ay 21 na siya. Guwapo si Marin Kuya Bono. Napaka-masculine ng kanyang itsura. Simple lang siyang magdala. Moreno, matangkad at higit sa lahat. Mabait. Nakagrupo ko siya sa drama skit namin sa English at noon ako nagsimulang ma-fall sa kanya. Ako ang bidang babae sa skit. Siya naman ay isa sa dalawang lalaking magpapatayan para sa akin. Sa kwento, sa drama skit namin sa English ay siya ang pinili ko, pero siya ang namatay. Ang sakit ng kwentong yun, Kuya Bono, pero feel na feel ko, lalo na sa part na iniiyakan ko daw siya kunwari. Hinawakan ko ang palad niya, idinikit ko pa sa pisngi ko habang tumutulo ang luha ko, inuusal ko ang linya kong ganito. Don't leave me, Marin, please. How do I live without you? Naging close kami ni Marin since nag-drama skit kami sa subject naming English. Sinadya ko actually na maging close kami kasi nga gusto ko siya kahit naramdam kong ilang na ilang siya sa akin. Madalas, dumidikit talaga ako sa kanya. Sobrang feeling close ako. Siya naman parang nako-conscious, naiilang. Nung una, madalas ay hindi maganda ang amoy niya lalo na kapag hapon na. Public school kasi yon kaya ceiling fan lang ang gamit namin sa classroom. At pagdating ng hapon, halos lahat ay maasim na ang amoy. Pero paglaon ay natuto ng mag-cologne si Marin, yung bench 8 kulay blue. Palasak na ang amoy na yon sa mga high school na may pambili, pero okay lang. Ang mahalaga, hindi na siya maasim. Isang hapon, uwian, kasabay ko siya nang biglang humarang si Romana at ang sabi, "Tang ina, kung alam ko nung nababae ka, niyari sana kita noon." Si Romana ang tomboy na dati kong barkada. Nakita kong tinitigan siya ng masama ni Marin. Ako na may di lang umimik. Mabuti na lang at binilisan ni Romana ang lakad niya kaya't nalayo na siya sa amin. Tarantado yun ah. Narinig kong sabi ni Marin. Hayaan mo na siya. Hindi. Pagkasama kita, ayokong binabastos ka. Bakit naman? Sinadya kong huwag alisin ang titig ko sa mukha ni Marin noon pero ang sagot lang niya ay, wala. Pero kinagabihan ay may natanggap akong text mula sa bagong number. Hi Jillian, si Marin to. Busy ka ba? Nireplyan ko naman pero hindi siya nagreply. Sa halip ay tumawag siya. Hiniram ko lang tong phone ng kuya ko. May gusto lang sana akong tanungin sa'yo. Sana wag kang magalit. Ano ba yan? Jillian, bakit ka dumidikit sa akin? Ang dami nagkakagusto sa'yo pero bakit akong gusto mong makasama lagi? Bakit Marin? May magagalit ba? Wala. Sino naman magagalit? Yun naman pala eh. Hindi walang problema. Meron eh. Ano? Mahal na kasi kita. Kinilig ako ng sobra pero hindi ako nagpahalata. Then muli siyang nagsalita. Kaya lang kasi Jillian, sobrang alangan ako sa'yo. Bukod sa ang laki ng tanda ko sa'yo, mahirap lang ako. Napakabadoy ko pang pumorma samantalang ikaw, halatang mayaman ka. Sa totoo lang, matagal na akong may gusto sa'yo.
Nag-alangan lang talaga akong magsalita kasi alangan nga ako sa'yo. Mahal din kita, Maren. At wala sa akin yung mga dahilan mo kung bakit nag-aalinlangan ka. Talaga? Mahal mo ako? Oo, Maren. Mahal kita. I used to think that I wasn't fine enough. And I used to think that I wasn't wild enough. But I won't waste my time trying to figure out why you playing games, what's this all about? And I can't believe you're hurting me. I met your man, what a difference. What you see in him, you ain't seen in me. But I guess it was all just make-believe. Whoa, love, never knew what I was missing. But I knew once we start kissing, I found love. Never knew what I was missing. But I knew once we start kissing, I found you. Now you're gone and what am I? Sinagot ko nga si Maren, Kuya Bono, pero hindi ako nag-expect na magtatagal kami. Dalawang beses na akong nasaktan sa pag-ibig at hanggang noon ay hindi malinaw sa akin kung ano ang dahilan kung bakit nila ako inayawan. Naisip kong baka may mali sa akin at baka ang itsura ko lang ang nagugustuhan ni Maren. Hindi ako umasang magseseryoso siya o makatagal siya sa akin. Binago ko rin ang sarili ko mula sa pagiging all out dati sa pagpaparamdam ng pagmamahal kay Patrick. Kay Maren naman ay tinipid ko. Nagpakipot at nagpa-demure effect ako. Minsan nga tinangka niya akong halikan pero inilayo ko ang mukha ko. Nag-sorry siya. Nakonsensya ako pero pinanindigan ko. Unang pagkakataong ma-bad trip sa akin si Maren nung nagpilit siyang ihatid ako sa bahay pero hindi ko siya pinagbigyan. Hindi siya nagsalita nung magkasama pa kami pero pagdating ko ng bahay, tinext niya ako ng ganito. Kinahihiya mo ba ako? Hindi, bakit? Gusto ko lang makilala yung lolo at lola mo eh. Pwede naman tayo magkunwaring magkaibigan lang tayo ah. Okay, sige. Bukas na lang. Wag na. Na? Nagtatampo ka? Hindi. Ang totoo, naisip ko din na baka hindi sila maniwalang magkaibigan lang tayo. At kapag nalaman nilang tayo, baka tanungin ako kung anong maibibigay kong buhay sa'yo. Kaya sige, tsaka na lang ako haharap sa pamilya mo kapag may pagmamalaki na ako. Sabay kami nagtapos ng high school ni Maren. Nagtapos din ang college si Mami noon at nung bakasyon for the first time ay nakatapak ako sa pamamahay ng lolo at lola ko kung saan nakatira noon si Mami dahil hiwalay na naman siya noon sa huling lalaking pinatulan niya. Sina Tita Viana naman ay nakatira sa bahay ni Tito August. Dalawang bata ang alaga niya noon, si DJ at si Madeline na anak naman ni Tito August sa una niyang asawa. Tandang-tanda ko noon kung paano kumuha ng buwelo si Mami para ipakilala ko sa lahat ng tao sa bahay ni Lola Marites. Andun kasi sila lahat noon, pati ang mag-asawang sina Tito Victor at Tita Elaine ay naroon din. Siyempre si Tita Viana at DJ, kasama din si Madeline pero mga musmus pa sila noon. Umiyak si Lola Marites matapos niya akong maipakilala ni Mami sa kanila. Sinampal din niya si Mami dahil sa galit niya at sa awa niya sa akin. Tsaka sinabing, paano daw nagawa ni Mami na itago ako ng napakatagal na panahon sa kanila? Pagkatapos nun ay niyakap ako ni Lola Marites, ganoon din si Tita Viana na sinumbatan din si Mami dahil
Naalala ni Tita Viana na kapatid ng katrabaho ang pakilala ni Mami sa akin noon kay Tita sa mall. Nag-promise si Mami noon sa aming lahat na magbabago na siya. Umiiyak din siyang humingi ng tawad sa lahat daw ng nagawa niyang kahihiyan at problema sa pamilya. Pero ni minsan ay hindi siya itinatwa o sinumbatan. Sabi pa niya, napakaswerte daw niya sa pagkakaroon ng magulang at mga kapatid na kagaya nila. Pinanindigan naman ni Mami ang pangako niya. Ilang buwan lang ang lumipas mula nung makagraduate siya, ay nagbalik siya sa Singapore at ako'y nagpatuloy naman ang pag-aaral sa Bulacan State University. Gusto ni Lola Marites noon na sa kanila ako tumira dahil mas malapit ang school ko sa bahay nila. Pero pinili ko pa rin tumira sa Lola Velico kahit na malayong mas simple ang buhay nila. Kasi sa totoo lang ay mas malapit ako kina Lola Veli dahil sila ang nagpalaki sa akin. Bahagya ding nabalik noon ang magandang pagturing sa akin ni Papa. Pero siya ay hindi pa rin nagbabago sa mga bisyo niya. Wala siyang regular na trabaho. Sumasabit-sabit lang niya sa kaibigan niyang electrician sa pagwa-wiring sa mga construction kaya minsan nagkakapera siya pero agad ding nauubos dahil kung uminom naman ay ubos biyaya parang wala nang bukas. Oh, Kuya Bono, si Papa yung typical na manginginom noon. Pero alam mo bang hinangaan ko din siya kasi sa kabila ng pagiging lasenggo niya ay hindi siya nahilig sa pambababae. Kasi hanggang noon pala ay ang mami ko pa rin ang pinakamamahal niya at umaasa pa rin siya noon na babalikan siya ng aking ina. Nalaman ko ito nung hapon na sindo ako ni Tita Viana sa bahay ng Lola Velico. Magbi-birthday kasi noon si Madeline. At ako'y nagpresentang tutulong sa mga gawain sa bahay nila. Nadatnan ni Tita Viana si Papa sa terrace. Umiinom mag-isa. Wala siyang damit pang taas. Pero nung dumating si Tita Viana ay dali-daling pumasok si Papa sa kwarto niya at nagdamit. Inutusan din niya akong iligpitin kaagad ang maliit na mesa kung saan nakalatag ang iniinom niya. Obviously, ang taas ng respeto ni Papa kay Tita Viana. Ipinasok ko ang baso at pitchel na may lamang pinaghalong Red Horse at gin bilog. Pero uminom ako ng kalahating baso. Pagbalik ko ng terrace ay nag-uusap sina Tita Viana at Papa. At noon ko rin narinig ang kalmado at mababang boses ng ama ko sa pagsasabing, si Yula pa rin ang mahal ko, ate. Ni minsan, hindi ako nagmahal ng iba. Hindi maamin damdamin na ngayon wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin ay mayakap ka muli at mangkin. Ngunit paano nga ang pag-ibig mo'y magbabalik? Patid ko na nasaktan kita ng labis. At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Damdamin, ikaw pa rin ang hanap ko. Mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita o gilin.
Second year college na ako nung malaman ni Papa ang tungkol kay Maren. Hindi ko ini-expect na of all people ay siya pa ang makakakita sa amin ni Maren sa park. Wala kaming pasok nung araw na yon pero pareho kaming naka-uniform. Maliit lang ang upo ang bakal na iyon sa ilalim ng puno kaya't natural ay magkadikit kami ni Maren at nakayakap ang kanang kamay niya sa katawan ko. Bigla na lang tumambad si Papa sa harapan ko. Ang damit niya ay yung pangtrabaho niya. Doon pala sila nagwa-wiring sa ginagawang building sa tapat ng park. Bigla niya akong hinablot, hinila mula sa tabi ni Maren kaya't gulat ako at natakot. Bigla ding tumayo si Maren at talatang handa siyang ipagtanggol ako. Pero nung makita niya ang mukha ni Papa ay natigilan nito at parang tuod na ring hindi nakakilos. Umuwi ka! Bulyaw ni Papa sa harap ko. Hindi ka na nahiya sa mama mo. Pinag-aaral ka, eto lang pala ginagawa mo. Anak ka ng puta, akala ko nagbago ka na. Sir, wala po kaming ginagawang masama. Sabad ni Maren pero sininghalan siya ni Papa. O ikaw, baka gusto mo kasuhan kita. 17 lang tong anak ko. Ikaw halatang matanda ka na. Ano, gusto mong makulong? Tarantado ka. Layuan mo si Jill, no? At ayoko na makita ulit yung pagmumukha mo. Sa park pa lang ay gustong-gusto ko nang umalma kay Papa pero maraming tao at naka-uniform ako. Nahihiya din akong gumawa ng eksena doon pero pagdating namin sa bahay ni Lola Veli, hindi ko na siya inurungan sa sumbatan. Ako pa nga ang mas naging maingay. Akala mo naman kung sino kang matino. Kumpara kay Maren, wala kang binatbat. Second year college na yon, ikaw ni hindi ka nakatapos ng high school. Mabait at matino yon. Ikaw lang sengo. Pinigilan ako ni Lola Veli sa panunumbat ko sa Papa ko. Inutusan din siya ni Lola na bumalik na si Papa sa trabaho niya. Pero bago umalis si Papa ay nag-iwan siya sa akin ng salita. Oy Jill, hindi ako nagbibiro. Kung mahal mo yung lalaking yon, iwasan mo muna. Magtapos ka muna. Pag di mo yun ginawa, sorry, pero dalawa lang pagpipilian niya. Malulumpo siya o makukulong siya. Oh, Kuya Bono, ni hindi nakatapos ng high school ang Papa ko, pero matalino siya. Ni hindi nga namin alam ni Maren kung paano niya natunto ng bahay ni na Maren. Nung araw ding yun ay nagpunta pala siya kina Maren. Hinarap siya ng mga magulang ni Maren, pati ang kuya nitong panganay. Nalaman ko ito dahil tumawag sa akin si Maren noong nakaalis na daw si Papa mula sa bahay nila. Pero hindi ko inaasahang makikinig si Maren sa Papa ko. Ang sabi niya, kung mahal mo talaga ako, Jillian, sundin na lang natin ang Papa mo. Huwag muna tayo magkita. Ano? Maren, huwag mong pasinin si Papa. Of all people, siyang walang karapatang umakting ng ganun. Hindi nga siya nakatapos ng high school eh. At lasenggo siya. Wala siyang karapatang... Jillian, ama mo siya. At mahal ka niya. Ang sabi niya, kahit daw ikamatay niya, titiyakin daw niya na hindi ka magagaya sa kanya. Hindi raw siya papayag na yung pagkakamali niya sa buhay niya mauulit lang sa'yo. Bahagi akong na-touch sa mga narinig ko kay Maren. Pero sobra ko siyang mahal, Kuya Bono. At sa totoo lang, isang araw nga lang na hindi ko siya makita noon ay parang kulang ng araw ko. Kaya ang sabi ko, kung mahal mo ako, Maren, paano mo makakayang hindi ako makita o makasama? Kakayanin natin, Jillian. May cellphone naman eh. Makakapag-usap pa rin tayo araw-araw. Minuminuto kung gusto mo. Hindi ako takot sa Papa mo. Kahit ikamatay ko rin, kaya kitang ipaglaban sa kanya. Pero nauunawaan ko kasi ang sitwasyon niya. Wala siyang nagawang mabuti para sa'yo mula pa daw nung maliit ka. At ang tangi lang daw niyang magagawa ay siguraduhin na
Makakapagtapos ka. Makakapagtapos ako, Maring, kahit araw-araw tayong nagkikita. Anong connection nun? Jillian, walang kaangas-angas ang papa mo sa pagkikipag-usap niya sa amin. Nagmakaawa siya sa akin at sa magulang ko na tulungan namin siya sa gusto niyang mangyari. Alam niya kung saan siya nagkamali sa buhay niya. Yung sobra niyang pagmamahal sa mami mo, yung kagustuhan niyang huwag silang maghiwalay, yun daw ang nagpahamak sa kanya. Jillian, kung mahal mo ako, magsakripisyo muna tayo. Kaya natin to. Magi-18 pala ako ng Kuya Bono at immature pa ako noon sa pagkontrol sa emosyon o galit ko. Hate ko na ulit si Papa noon. Oo, dati naging okay na kami pero muling nabalik yung galit at inis ko sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit umalis ako sa bahay ni Lola Veli at lumipat ako sa lola ko sa mother side, si Lola Marites. Akala ko magiging mas okay ako doon. Mas magiging malaya ako pero hindi pala. Dahil ni isa sa kanila, maging si Tita Viana, nalaman nila ang tungkol kay Marin at wala ni isa sa kanila ang nakaunawa sa damdamin ko. Iisa ang pananaw nila. Kung mahal daw namin ni Marin ang isa't isa, sasang-ayon kami sa gusto ni Papa. Sabi pa ni Tita Viana, Jill, kabubuhan kung sa mga successful na tao ka lang makikinig. Hindi porket walang narating ang papa mo, hindi na valid ang opinion niya. Mali yun. Kahit payuhan ka pa ng pinakamatalino at pinakamatagumpay na tao sa mundo, ang maririnig mo lang sa kanya ay yung galing sa utak niya. Sundin mo o hindi ang payo niya, wala siyang pakialam sa'yo kasi hindi ka naman niya kilala. Hindi pareho, Jill. At the end of the day, at nagtagumpay ka, yung matalinong tao na nagbigay ng payo sa'yo, babatiin ka at baka maririnig mo siyang magsabing, sabi ko sa'yo eh, buti nakinig ka. Samantalang yung papa mo, baka wala kang maririnig na salita sa kanya. Pero mapapaluha siya sa pagpapasalamat dahil nagtagumpay siya sa layunin niyang huwag kang magaya sa kanya. Malaki ang naitulong ni Tita Viana upang maunawaan ko ng lubusan ng gusto nilang mangyari talaga. Sa totoo lang, sinikop ko naman talagang sundin sila. Sinubukan ko ding magsakripisyo pero nakagawa pa rin ako ng maraming kabalbalan dahil sa sobra kong ang pagmamahal kay Maren. Nagkasakit ang papa ni Maren at ang panganay niyang kuya ay nakapag-asawa ng sakim. Dahilan para maghinto muna si Maren sa pag-aaral at pumasok siyang delivery boy. Hindi pa uso yung mga Grab o Food Panda noon pero parang ganun din ang sistema ng pinagtrabahuan niya. Meron silang Facebook page at website sa internet. Isa itong food business. Halos lahat ng klase ng pagkain meron sila. Mula sa mga lutong ulam, merienda, ice cream, hanggang sa mga cakes and pastries ay meron sila. Si Maren ang nagmana sa lumang motor ng papa niya at matapos siyang makuha ang lisensya niya ay pumasok nga siya doon kaya lang apat silang delivery boys. Ilang beses akong nagtry noon na mag-order sa kanila at si Maren ang nirequest kong mag-deliver ng order ko pero nag-deliver daw siya sa malayo. Laging ganun ang rason ng babae sa customer service nila na tagasagot ng chat at tawag. Hanggang sa nalaman ko din mismo kay Maren na binili niya ang babaeng yon na ganun ang isasagot sa akin. Nasaktan ako kasi wala naman akong ibang intention kundi ang makita siya kahit saglit lang. Sa kakitiran ng utak ko noon, inisip ko pang baka may iba na siya at ayaw lang niya talaga akong makita. Nag-away kami noon, brinik ko pa siya, dinilit ko pa ang number niya. Nagpasya akong lumabas ng bahay noon kahit gabing-gabi na para makipag-inuman sa boarding house ng kaklase ko. Pero pagbukas ko ng gate,
Nakita ko ang lumang motor sa gilid at doon malungkot na nakaupo si Maren. Agad na wala ang galit ko sa kanya sa pagkakita ko ng malungkot niyang mukha. Patakbo akong lumapit sa kanya at walang salisalita ay niyakap ko siya. And instantly ay naramdaman ko rin ang mas mahigpit niyang yakap sa akin. May nagawa pa akong nakakahiya kay Tita Viana noong 25th birthday ni Maren. May 21, 2017 yon, araw ng Linggo. At dumalaw sila sa bahay ni Lola Marites. Buntis na rin noon si Tita Viana para sa unang anak nila ni Tito August. Bagong-bago ang iPhone ni Tita Viana noon at naninibago siyang gamitin kaya't nagpaturo siya sa akin. Kaso tinawag siya ni Lola kaya't naiwan sa akin ang iPhone niya. Mag-o-order siya noon ng pagkain sa pinagtatrabahuan ni Maren. Ako ang nag-order, chinat ko ang customer service nila at tinanong ko kung naka-duty si Maren kahit na birthday niya. Oo daw, pero nag-deliver daw ito sa malayo. In-order ko ang mga pagkain pinili ng Tita Viana, tapos natopak ako bigla. Nag-order ako ng red velvet cake para kay Maren. At binilin ko ang customer service na si Maren din ang magdi-deliver para sa sarili niya. Pero yun ay naka-charge sa account ni Tita Viana. Nagdalawang isip akong gawin yun, Kuya Bono, kasi baka magalit si Tita Viana sa akin. At nagalit nga. Tinawag niya ako sa kwarto ko at doon niya ako kinausap, kaya hindi nalaman ng ibang tao sa bahay ang kagagahang nagawa ko. Panay sorry ako kay Tita. Tinanggap naman niya ang sorry ko, pero pinaamin niya ako kung nagkikita pa daw ba kami ni Maren. Nagsinungaling ako, sinabi kong hindi na talaga, kaya miss na miss ko ito at ni hindi ko man lang siya makita sa araw ng birthday niya. Naisipan ko nalang magpa-deliver ng cake sa kanya kaso wala akong pera. Akala ko talaga ay paggagalitan ako ng sobra ng tita ko, pero alam mo, binigay pa niya sa akin ang smartphone na pinaglumaan niya. Pero hindi pa talaga luma yon at malayong mas maganda sa cellphone na gamit ko noon. HTC One M9 ang smartphone na binigay sa akin ni Tita Viana. Agad kong nilipat ang SIM card ko at kinagabihan ay wala akong ginawa kundi hintayang mag-text si Maren. Bago magsara ng alas 10 ang workplace niya ay nag-chat pa ako sa customer service. Tinanong ko kung na-deliver ni Maren ang cake para din lang sa kanya. Umoo ang babae, pero nagtaka daw si Maren kung kanino yun galing. Inakala ko, Kuya Bono, na wala siyang ibang taong maiisip na magpapadala ng cake sa kanya kundi ako. Pero nagkamali ako dahil wala akong natanggap na text ng pasasalamat mula sa kanya. Alas 11 ng gabi, tinext ko siya. Kinumusta ko ang birthday niya pero hindi siya nag-reply. Tinawagan ko na, pero ibang boses ang narinig ko sa kabilang linya. Boses ng babae at maingay ang background, may video okay, at sabay-sabay ang kwentuhan ng mga babae at lalaki. Lasing na si Maren eh, sabi ng babae. Sino ka? Ako si Joanna, katrabaho ni Maren. Okay, salamat na lang. Sagot ko, pero hindi ako mapalagay. Madaling araw ay nagising ako sa tawag sa phone ko. Si Maren ang tumatawag, kaya kahit inaantok ako ay sinagot ko. Sorry baby, bagsak ako kanina. Pagod kasi ako kaya ang dali ko nalasing. Sa'yo ba galing yung cake? Oo. Salamat ah. Pero alam mo baby, miss na miss kita. Baka pwede ka namang tumakas oh. Gusto lang kitang makasama kahit ngayong birthday ko. Tulog naman na siguro yung mga tao dyan eh. Please.
Miss na miss ko rin si Maren, Kuya Bono, kaya tumakas ako at sumama ako sa kanya. Pero nakadama ako ng takot nung sa isang motel niya ako dinala. Agad kong sinabi sa kanya na kung may balak siya, huwag niya nang ituloy. Sabi niya, may hangover daw siya at gusto niyang magkwentuhan kami habang nakahiga sa aircon na kwarto. Nung una ganun nga yung nangyari, kwentuhan lang kami. Nagbe-video kami gamit ang cellphone na bigay sa akin ng Tita Viana ko. Kaso bigla yata siyang nag-init. Niyakap ako, hinagkan habang nakatutok pa sa mga mukha namin ang camera ko. Kaso nung biglang maglikot ang kamay niya sa masaselang bahagi ng katawan ko, ay nabitawan ko ang cellphone. Bumagsak ito sa kama. Napaka-wild ni Mari ng madaling araw na yon. Talagang gusto niya akong kunin, pero nagpupumiglas ako. Kasi sa totoo lang, hindi ko gusto yung amoy ng bunganga niya noon kasi nga nakipag-inuman siya, tapos nakatulog pa. Pero lalong mas ayaw ko yung pamumuwersa niya. Kaya nanlalaban ako, minumura ko pa siya, tinatakot ko. Naisigaw ko pa nga kapag may nangyari sa amin, isusumbong ko siya sa papa ko. Pero ang sagot niya, "E di magsumbong ka, pakakasalan naman kita." Hanggang sa wala na rin ako nagawa, Kuya Bono. Umiyak na lang ako pagkatapos nun at inulit-ulit ko sa kanya na kapag nabuntis niya ako, pananagutan niya. Ilang araw pagkatapos nun, Kuya Bono, ay wala akong ginawa kundi bantayan ang katawan ko, lalo na ang pagdating ng buwan ng dalaw ko. Pero bago pa mangyari yun ay biglang dumating si Papa sa bahay ni Lola Marites. Kinabahan ako kasi hindi naman talaga nagpupunta si Papa doon. Halata ko ring problemado siya. Haggard siya na litong-lito. Nag-alala din si Lolo kay Papa kaya't pinaupo siya sa terrace kasi ayaw naman niyang pumasok sa loob. Sa akin lagi siya nakatitig. "Ano ba nangyari, Papa?" Pabulyaw ko ng tanong sa kanya dahil nervyos na ako. Sa wakas ay sumagot siya, "Makukulong yata ako, nak. Napatay ko yata yung boyfriend mo." Hindi namatay si Marin, Kuya Bono. Na-ospital lang ng kulang 2 linggo. Pero hindi ko siya nadalaw dahil nagugulahan ako. Sa kwento kasi ni Papa, huling-huli niya si Marin sa loob mismo ng hotel kung saan noon nagme-maintenance work ng electrical si na Papa. Sa hallway niya nakasalubong si na Marin at ang babaeng kasama niya. Nauna daw na nakit si Papa dahil sa galit niya kay Marin, pero nanlaban si Marin. Mas malaki si Marin kay Papa at nahirapan daw si Papa hanggang sa mabunot niya ang screwdriver sa bulsa ng jumper niya at iyon ang paulit-ulit niyang isinaksak kay Marin. Nagtataka ako ng Kuya Bono kung bakit alam ni Papa na kami pa rin ni Marin kahit na nag-usap-usap na kami noon na maglayo muna kami ni Marin. Nagulat ako sa sagot ni Papa. "Nabubuksan ko yung Facebook mo eh, kaya alam ko lahat. Anak, patawarin mo ako. Hindi ako magtatago. Pananagutan ko ang nagawa ko sa boyfriend mo. Sana mapatawad mo ako."
Nasa ospital pa si Marin nung makulong si Papa, pero lilitisin pa ang kaso niya. Galit ang mga kaanak ni Marin sa kanya. Pinupuntahan siya sa kulungan. Binabantaan, kapag nalapit si Papa sa rehas ay masasaktan pa siya ng mga tito ni Marin. Hindi ko alam kung kanino ako kakampi noon, sa tatay kong Lasengo o sa boyfriend kong manluloko naman pala. Walang sumasagot sa mga tawag at text ko kay Marin sa unang linggo niya sa ospital. Pinipigilan ako ni na lola na dumalaw kay Marin. Hindi raw tama dahil ama ko ang dahilan kung bakit nasa ospital siya. 8 araw na si Marin sa ospital nung mag-text siya ng ganito. Hayop ang ama mo. Munti ka niya akong mapatay. Pwes, mabubulok siya sa kulungan. Ang reply ko naman Kuya Bono ay, pero Marin, kailangan bang madamay yung relasyon natin sa galit mo sa papa ko? Relasyon? Wala na tayong relasyon, Jill. Break na tayo. Sobrang sakit nun, Kuya Bono. Kumakalabog ang pinto ng kwarto ko noon dahil sa mga malalakas na katok ni lola dahil nagsisigaw ako sa loob ng kwarto habang umiiyak. Hindi ko sila pinagbuksan. Buong araw na yun hanggang gabi ay hindi ako lumabas. Hindi ako kumain. Iyak lang ako ng iyak. Pinipilit kong maunawaan yung mga pangyayari kasi litong-lito talaga ako. Alas 4 nang umaga, Kuya Bono, ay nagising ako. Muli ay si Marin ang nasa isip ko, pero pinilit kong tanggapin na wala na talaga kami. Yung natitirang pag-ibig ko sa kanya ay napalitan na rin ng galit. Isa-isa, binubura ko ang mga pictures niya sa cellphone ko, pati ang mga video. Pero isang video ang itinira ko. Nanginig pa ang kamay ko nang mapanood ko ang video na yon sa loob ng motel noong pilitin ako ni Marin na makipagtalik sa kanya. Hindi buo ang video, Kuya Bono, kasi nabitawan ko ito sa kama. Yung kisame na lang ang nakikita sa huling bahagi ng video. Pero dinig na dinig ang mga boses namin ni Marin. Lahat ng pagtanggi ko sa gustong mangyari noon ni Marin ay dinig na dinig sa video. Oo, bumigay ako sa huli dahil paulit-ulit niyang sinasabing pakakasalan niya ako. Bagay na noon nga ay hindi na mangyayari dahil brinake na ako ni Marin. Sinave ko ang video na yon sa laptop ko para lang may extra copy ako. At kahit nanginginig pa ako ay tinawagan ko si Marin. Boses ng babaeng bagong gising ang narinig ko. Sino to? Tanong sa akin. Bakit? Nabura na ba ang pangalan ko sa phone book ni Marin? Noon ay sumigla ang boses niya. Hindi, pero wala akong kilalang Jillian. Talaga? Jillian ang naka-phone book? Hindi na baby? Hoy, ex ka na lang. Ako na ang present. Nasaan? Ang alin? Ang paki ko. Hoy, Jillian. Kung tumawag ka lang para manggulo, babay na. Oh, kilala mo naman pala ako eh. Well, anyway, kakausapin ko ang boyfriend mo. Ayaw ka niya makausap. Ayan oh, sumisenya siya na ayaw kang kausapin. Ah, okay. Pagkasabi na lang din sa kanya na kakasuhan ko siya ng rape at may ebidensya ako. Rape? Ikaw ang rape niya? O ikaw ang rape sa kanya? Oy! Kung sino ka man, hindi ako nagbibiro. Pakisabi mo sa kanya na kung ayaw niya makulong paglabas niya ng ospital na yan, iatras siya ang kasong sinampa niya laban sa papa ko. Sabihin mo yan sa kanya.
Maraan ng kulang kalahating oras, Kuya Bono, ay si Maren mismo ang tumawag sa akin at diretsahan siya. Anong ebidensya yung sinasabi mo? Mayabang niyang tanong. Video? Di ba nung magdibog ka bigla, nagbi-video ako? Nabitawan ko na sa kama ang phone ko. Pero ito, ipaparinig ko sa'yo. Pakinggan mo, ipiplay ko. Walang nagawa si Maren kundi iatras ang demanda nila kay Papa. Kesa naman kasi gumastos pa sila sa abogado pero sa huli ay makukulong din siya. Suportado ako ni Tita Viana at asawa niya sa pagsasampa ko sana ng kaso pero hindi ko na rin tinuloy kasi napawalang sala naman si Papa. Pero ewan ko kung anong utak talaga ang meron ng Papa ko, Kuya Bono. Ang sabi pa daw niya kay Maren noon ay kahit hindi na daw siya makalaya, balikan at pakasalan lang daw ako ni Maren. Sabi ni Papa sa akin, alam ko kasing mahal na mahal mo siya. At alam ko yung pakiramdam na hindi mo kapiling yung taong mahal mo. Kaya ako siya pinakausapan pa. Buntis na nga pala ako nung makalaya si Papa, Kuya Bono. Nag-positive ang mga pitikit na ginamit ko. Pero hindi ko na gustong maging asawa ang nakabuntis sa akin, si Maren. May konti pa akong damdamin para sa kanya pero nakilala ko na kasi siya. Pinagtaksilan niya ako kaya hindi ko na siya tinanggap pa kahit nakiusap pa siya. Itinuloy ko na lang pagbubuntis ko, Kuya Bono. Isinilang ko ito noong March 2018. Ngayon ay 5 years old na siya. At buntis ulit ako ngayon, 8 months, sa pangalawa kong baby, anak namin ng lalaking pinakasalan ko noong December 2021. Isa siyang may edad ng Singaporean Chinese, kaibigan ng mami ko. Matandang binata siya pero napakabait, galante, at ako naman ay naging practical na lang din nung una. Pero ngayon, Kuya Bono, ay mahal ko na rin siya at dito na rin kami nakatira sa Sengkang, Singapore. Buhay donya ako kasi may kasambahay kaming Pilipina, si Ate Magda, na tinuring din naming kapamilya. Yung panganay ko, naiwan kay Lola Marites sa Bulacan. Tanggap naman ng asawa ko ang panganay ko, Kuya Bono, pero hindi pa kasi naaayos sa mga papers niya para dito na rin siya makapanirahan. Si Mami wala pang asawa. Nasa Malta naman siya ngayon. Pero si Papa may asawa na. May anak na rin sila. Si Tita Viana masaya at kontento sa kanyang buhay dahil jackpot naman talaga siya kay Tito August na liban sa mabait ay napakagwapo pa. Kay Maren wala na akong balita. Sa totoo lang, never pa niyang nakikita si Dwight na anak namin. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pero hangad kong sana'y maligaya na rin siya. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana'y mabasa mo rin itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Nagmamahal, Jill.